Hinakot daw at binayaran ng tig 500 pesos sa mga dumalo sa campaign rally ni Vice President Lenny Robredo sa Cavite. Ayon yan kay Congressman Boying Remulla. Pinalaga naman yan ng mga kakampink na nagpa-trending ng hashtag na Boying Sinungaling. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mabuti po sinasabi nyo na kasi baka bukas sasabihin na naman na bayad kayo. Yan ang sigaw ng mga nasa 47,000 daw na dumalo sa campaign rally ni Vice President Lenny Robredo sa Cavite nitong Biyernes. Kinabukasan, inakusahan ni Cavite Congressman Boying Remulla na bayaran umano ang mga tinatawag na kakampink. Sa dat ng Cavite, may politiko na bayad na 500 sa bawat attend. Grabe! May pamilyenda pa yun! Tapos ano, may jeep. Tapos meron silang staging area, may t-shirt, may uniforme. Kompleto. Magkano? Kaya alam mo ano, kaya alam mo na hindi indigenous eh. Kasi naka-uniforme. Ha? Oo, hinahakot eh. Nakunti po na eh. Tapos 500. Ang uniforme nila, siyempre pink. Bumuwelta naman ang kampo ni Robredo. Kung meron man naghahakot, hindi sila yun. Ang hirap kasi sa mga ibang politiko, siguro, nakagawian na nila na doon sa mga rally nila, talagang hakot ang kailangan nilang gawin para magkatao. Kailan tayo nakakita ng ganitong level ng partisipasyon mula sa mga ordinaryong Pilipino sa isang kampanya? Pero hindi pa nagtatapos dyan ang akusasyon ni Remulla. Niredtag niya rin ang mga Lenny Kiko supporters. Ang dami nilang mga ano, mga estudyante, mukhang mga aktivista. Kaliwa. Mga train ng NDF, okay, training nila. May dala mga bandera pero pink. Ang CPP, NPA, NDF, tsaka ang pink, magkakampi na. Sagot naman ng Robredo People's Council sa Cavite, mapaminsala ang bintang na yan ni Remulla. Ang kabataang Cavitenyo raw ay hindi maikakahon dahil marami sila at iisa lang ang gusto nila, ang makatagpo ng liwanag sa nagdidilim na nasyon. Kasinungalingan din daw ang akusasyong hinakot at binayaran sila ng 500 pesos. Nanindigan ng Robredo People's Council na tapat at may dignidad ang mga Cavitenyo at hindi sila nagpapabayad. Sa gitna ng umano'y walang basihang akusasyon ni Remulla, nag-trending ang hashtag na Boying Sinungaling. Kinabukasan, dumagsa ulit ang mga supporter ng Lenny Kiko Tandem sa Bulacan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.